May isang kilalang tao dito sa Pangasinan na kung tawagin ay Boy Ahas. At kung bakit siya hindi tinatabla ng kamandagdang ahas, ayan ang malaking katanungan. Minsan natutuwa ako kung minsan natatakot ka eh. Kasi yung ahas, sinahawakan niya. Nilalagay lang dito sa balikat. Tapos sinahawakan niya, paganyan. Tapos nilulunok yung bunga. Ay, takot ako. Kahit nahawakan ko lang yung kaliskis niyan, takot ako. Ay, naku, baka mamaya matuklaw ako niyan. Ay, makamandag naman yung ahas eh. Kita ko yung ahas, natatakot ako kasi last time ko lang nilalagay dito ay at sinusubo. Ayon sa kumuha ng video, sanay talagang humawak ng kobra si Boy Ahas. Tuwing may makikitang ahas, ano siya na talaga yung tinatawag. So parang lahat kami dito, kilala na talaga siya ng Boy Ahas. Sabi niya sa akin, meron daw siya anting-anting. So medyo nalalabanan daw niya yung mga kamandag ng ahas. Pumunta ako kung saan makikita si Boy Ahas. Sabi ng kanyang mga kapitbahay, napapalibutan ng mangga sa gitna ng palayan ang bahay ni Boy Ahas. Yun yung bahay na yung isang yun, sa gitna nitong bukirin na ito, doon siya nakatira. Doon natin pupuntahan si Boy Ahas. Naabutan kong nagpapahinga ang binansagang Boy Ahas na si Mang Bernardo. Ayun po si Mang Boy. Mang Boy, may napansin ako dito mga ahas to na ginawa niyong gamit, sinturon. Ginagawa ko lang ang design dyan. Ginagawa niyo lang design? Tapos ito parang tungkot. Bastong ko. Bakit niyo po inuhuli yung mga cobra? Eh kuminsan may nag-order yung mga kilong kuya yung abdo. Binibigay kong buo. Bayad sa akin. Bigyan ako ng 500, kukunin ko na. Isa? Saka gamot sa asma ng tao, saka pampakalma ng high blood. Pampakalma ng high blood? Yung abdo. Ang abdo daw. Sino itong mga kumukuha sa inyo? Marami din. Hindi ko kung saan-saan. Dumadaya sila rito. Tatawagin ako. Kilalang-kilala ako. Itino dito sa Mangaldan, Pangasinan. Basta Boy Ahas, kanda. Hinaharap na ako kung may pauli. Eh, pinupuksa yung mga hayop, mga manok. Hanapin ko. Isa ang Philippine cobra sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Kayang pumatay ng kamandag nito sa loob lang ng 30 minuto. Pero si Mang Bernardo, mukhang hindi kinatabla ng kamandag. Lahat ng peglab na yan, kagatyan. Ang dami! Kagatyan. Sa isang braso pa lang, hindi mo na mabilang yung dami ng peklat na sabi ni Kuya ay kagat ng cobra. Makati lang pakiramdam ko, tapos kakamutin ko. Hindi man niya ikinamatay ang kamandag, posibleng iba ang maging epekto nito sa katawan ni Mang Bernardo. Paulit-ulit kang nakakagat at nakapagproduce na ng antibodies, pwedeng yung mga epekto nung poison na ito, pwede kasing neurotoxic. Kung sabi ko, lagi ka sa kaliwa nakakagat, ito ay mahina na, hihina. No? Pwede yun na yung epekto, yun na yung sequela or residual effect. Very risky yung ginagawa niya. Posible ka talaga mamatay doon, especially kung wala ka naman talagang panlaban or antibodies or pananggalang towards that poison. Pero ang kawalan ng takot ni Mang Bernardo ay isang dahilan kung bakit pinaglalaruan at ibinebenta niya ang mga kobra. Sa ibang bansa, sadyang nagtuturok ng paunti-unti ng kamandag ng ahas ang ilang tao para maging immune dito. Pero hindi ito dapat tularan dahil kung mapaparami ang kamandag, siguradong kamatayan ang kahihinatnan. Sa paligid lang ng bahay, nangunguha ng kobra si Mang Bernardo. Sa mga ganitong lugar, naghahanap si Kuya, may tubig dito, tsaka may sukal dito, kumbaga may foliage.
Ito yung lugar. Kapag mainit ang araw, dito sila nagtatago dahil malamig yung kere na ito kumpara doon sa ibang parte ng palayan. Pag nakakita ka lang butas na malinis, yun yun. Yun, siguradong laman noon ahas. Wala, mahirap magalok ngayon pag ganitong basang ano, bukid. Ito pagtapos ng ani, ang palay. Panahon ng pakwan yung sinasabi nila dito na madami daw mga ahas. 27 na, ang nahuli ko. Dyan. 27? Yun, mga in one day lang ba yun? O, hindi naman. Tatlong linggo yun. Tatlong linggo pala yun. Ipinagbabawal ng batas na kumuha, magbenta o pumatay ng wildlife katulad ng Philippine cobra. Makamandag man, ni-threaten o malapit ng mga anib ang bilang ng mga Philippine cobra sa wild. Yung ginagawa ni Mang Boy, no matter how entertaining, amusing, or funny, or amazing for some, yung ginagawa niya, ito pa rin ay hindi naayon sa batas. Pwede siyang makasuhan, mapuni, at mapagmulta sa kanyang, kung ipagpapatuloy pa rin niya ang ganitong brand. Bago ako umalis, nag-iwan ako ng ilang mensahe sa komunidad. Bakit ang batas? Bakit niya pinaprotektahan itong mga hayop na ito? Kasi yung iba sa kanila, nanganganib na yung bilang. Kasi may mga trabaho sila. Like yung ahas. Anong ginagawa ng ahas? Ano ba trabaho ng ahas?